guys, this is HK Sam and welcome to my channel. And kung bago ka lang sa channel na to, don't forget to subscribe and click the notification bell for more upcoming videos. Pero wait! Ang tanong, kung napanood mo na ang bawal lumabas ni Kim Shu sa Wish 107.5, isa ka ba sa mga nag-dislike ng video? O isa ka sa mga, tama na! Sobrang na! Sa side ni Kim Shu. Bakit nga ba ang daming dislikes kesa sa likes? Kaya naman, stay tuned at maging updated at tayo ay makichika muna! So yun na nga, ngayon gagawa tayo ng reaction video sa pagganda ni Kim Shu sa Wish ng Bawal Lumabas. Kim Shu! Nakita ko lang to sa post sa Facebook friends ko eh. At first, akala ko joke ko lang kasi diba pampag-vibes naman yung kanta ni Kim Shu. Kim Shu! Di naman talaga siya totoong kanta. Kumbaga, nagawa lang siya by accident dahil sa rant niya sa ABS-CBN Shadow. Then dinagdagan na lang para maging song. Pero nung nakita ko, oh shames, totoo nga kinantahan niya. Then sabi ko, okay, sige. Then pagbukas ko, nagulat ako, nakakapagtaka, mas maraming dislikes kaysa sa likes. So yun, in-stop ko muna, hindi ko pa siya napapanood. Ngayon pa lang. Tignan natin, pero ayoko pa kasi mag-judge talaga. Pero grabe, grabe talaga eh. Grabe, grabe! Pero yun mo ha, as of now, 24 hours, 4.7 million views, 503,000 dislikes. Compared sa 163,000 likes. So, ito na ata ang most disliked video ng Wish. So, history to guys. So, ano pang hinihintay nyo? Galaw, 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 galaw! Intro na siya, guys. Ang cute niya, pero parang kinakabahan. Kay gulo, gulo ng puso at isipan ko. Daming sinasabi at nangyayari sa paligid ko. Tambay sa bahay, nagkakatawa. Just like your kilay, mukhang hindi nag-comply. Ba't ayaw nating maging positive? Napakarami na rin negative. Haters telling me how to live, but I just choose to forgive. Sa classroom may bata. In fairness guys, ang cute niya dito. Masyadong seryoso lang sa unang part. Parang kinakabahan siya, pero fight pa rin siya. Pero kasi diba, hindi naman talaga siya singer na birit-birit talaga. At least naitawid niya, walang hindi siya sintonado. So, good so far. Tuloy natin. Bawal lumabas. Ah, hindi na lumabas. Pero pag sinabi mo, tiniktok. Pero pag sinabi mo, nag-comply ka na bawal lumabas. Pero may sinabi, ginawa ka sa pinagbabawal. So, hindi niya pala kinanta, sinayaw lang niya. Tiniktok niya. Feeling ko, mas okay kung kakantihin niya rin yung chorus. Kasi ito yung nag-viral eh, dito siya sumikat. Pero, sige, let's see. Tingnan natin. Ang buhay ay parang isang malaking silid aralan. Iba't ibang tao, pangarap at bisyo, yan ang totoo. Sa bawat hakbang, may leksyon na nakaabang. We will not move on if we don't learn a lesson. Okay lang ang magkamali, sa buhay hindi laging madali. Make it right, that's all we need. Pasensya na tao lang. Sa classroom may batas, bawal lumabas, oh bawal lumabas. Pero pag sinabi mo, pero pag sinabi mo, nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may sinabi, ginawa ka. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Oh no, you can't shut me down. I'll break free, bounce back from the ground. May natatangi tayong batas, nalilimutan natin madalas. Mahalin mo ang kapwa mo, kung paano mo mahalin ang sarili mo. Bawal lumabas, ay pwede na pala ikaw lumabas.
lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Wishclusive on Wish 107.5. In fairness, yung lyrics sa dinagdag niya, may aral naman siya. Feel na feel talaga ni Ate Kim yung pagkanta niya eh. Pero cute naman siya, so okay lang. Pero natatawa talaga ako sa video kasi, well, I found Kim naman talaga funny and cute eh. Una pa lang. Tao pa lang niya, Diyos ko, diba? Naka-good vibes. Kung i-rate ko siya sa performance niya, siguro I'll give her 8 out of 10. Kasi she did it well naman. Although, parang may auto-tune siya, no, right? Pero since cute siya, Carabels. Kim Chu! Pero bakit nga ba ang dami nag-dislike? Well, based sa comment section, maraming nag-dislike ng mga netizens kasi medyo maraming hindi nag-expect. Una, unexpected na kukunin yung song ni Kim Chu ng Wish 107.5. Knowing na galing lang yun sa sinabi niya about sa ABS-CBN shutdown, na inedit lang ng mga netizen at ginawa niya talagang kanta. Considering na mas maraming mas magagaling sa kanyang artist, na deserve din kumanta doon. At talaga naman may mga meaning yung kanta nila. Maganda yung pagkakanta ni Kim Chu, oo. Siguro hindi lang tamang platform ang Wish. Pangalawa, hindi rin medyo nagustuhan ng mga netizens na kinanta pa ni Kim Chu mismo yung classroom song or bawal lumabas sa Wish. Knowing na galing nga lang yun sa confusing statement, tapos kinerer niya pa. Pangatlo, sabi ng ilan, bakit parang proud pa siya? Dahil yung tatak mismo ng suot niya is Law of Classroom. Pero as far as I know kasi, she's selling that for charity. Well, kung ganun, for good cause naman pala. Well, we cannot really blame those people. Siguro, maybe that's the reason why may like and dislike dun sa YouTube, diba? You can even put some comment as much as you want. And kung ina-allow naman kayo na mag-comment dun sa channel na yon, kasi diba pwede naman i-hide yon. So it's up to you. Sa side naman ni Kim Chu, in my opinion, meron kasi tayong tinatawag ng reverse psychology. And when we say reverse psychology is a method of persuasion by which a person is persuaded by asking them to do the opposite. So from the word itself, reverse, opposite. Pero this can also be done by non-verbal cues. So paano yun? Imbis na ipakita ni Kim Chu na down siya, medyo down siya sa tao dahil nga dun, mas pinili niya ipakita sa lahat na I'm okay, I'm strong, I can face it. Actually, somehow she has a strong personality. Biruin mo para kantahin niya yung song na yun. So which, like, she really chose to face it. Okay lang magkamali kasi sa bawat pagkakamali, may matututunan ka dyan. At may magandang result dyan. Yun, and maybe that's her way to cope up with that issue. And I just want to be honest, guys, ha? Well, in fairness, dun sa video, she handled it very well. And admitted naman talaga siya sa mali niya. She learned from that. Pero kung titignan niyo yung lyrics, may maganda rin namang lesson yung lyrics sa dinagdag niya. So, pansinan din natin yun. Oo, nakakashook. Bakit kinuha ng Wish yung song na yun? Pero business din kasi to guys eh. Hindi naman bibilangin ng YouTube pag binayaran na sila Kim at saka yung Wish kung ilang beses mo sila dinislike eh. Nakabase pa rin dito yung views mo. Siyempre, yan din yung trend ngayon. Positive or negative publicity is still publicity. Oo, halos lahat nagkaisa mag-dislike para sa panandali ang laugh trip. Pero when it comes to monetary, let's be honest, si Kim ang nag-gain dito. Kumita siya dun. Pero edyo guys ha, dahil lang sa issue na yun, sinong pinag-uusapan ngayon? Sino ang trending? Sinong kumita sa YouTube, sa Spotify, at may merchandise ngayon? Diba? Kim Chu! Pero kayo guys, ano sa tingin nyo? Bakit mas maraming dislike yung video ni Kim sa Wish? Just comment down below. And kung may gusto kayong pag-usapan or request, i-comment nyo lang. So once again, this is HK Sam, updated sa latest happenings. Shoutout nga pala kay Jun Galang, J. Carlos Pirito, Roddy Will De La Cruz, Team Vargas, Ralph Suyo, and Baron Scott Santos. And again, dito na lang guys. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos! Keep safe everyone! Love you all!